So, nandito po tayo sa airport, Terminal 3. So, ito yung luggage ko. Ayan. So, yung aking ano. Ayan. So, naka-include dito yung aking mga ano, original requirements. Tapos, yung ano ba to, yung kontrata ko, ganun. So, ito yung mga kasama. Ayan. So, meron pa doon yung dalawa. Dalawa doon nakaupo. Ayan. So, waiting kami, mga kaswisi, kasi alauna pa ang flight namin ng madaling araw. So, pinapunta na kami dito ng aming agency. Around 3 o'clock ang biyahe namin. So, dumating kami dito is 4 o'clock. Kaya, so, eto kami ha, guard, saka pagoda. So, ang unang ginawa namin, mga kaswisi, ay ano, dumating kami sa agency around 9 o'clock. Pagdating namin, pina-PT na kami. So, akala ko, pag sinabing PT kasi, iihi ang iaano. Medyo hindi pala. So, sa duguhin nila kinuha yun para manotice kung merong umuntis ka o hindi. Ganun. So, dugo yung kinuha. So, after namin makuha yung result, so, dumiretso kami ulit sa agency. Tapos, ang ginawa namin ay nag-briefing kami, nag-ayos ng gamit, ayos-ayos konti. So, hanggang sa may sumundo na sa amin, kasi grab daw yun, hanggang sa nakarating na kami dito. So, mga bahabang paghihintay ito kasi alauna pa ang flight namin, madaling araw. So, ang oras po natin is 5. Magpa-5 o'clock. So, hindi ko alam kung bakit kami napaaga ang dating namin dito na dapat pinagpahinga muna kami. Or either pinagpahinga kami, tapos pinaalis na lang sana kami ng mga around 7 or 6 ng gabi. Para nakapag-check yung baggage kami, mga around 8, gano'n. Tapos habang waiting kami, so flight na sana. Kahit paano, kung gano'n sana ang nangyari, di nakapagpahinga kami, the same time, naayos namin ng gamit namin, nakakain kami, nakapagpahinga kami. So, hindi nangyari yun. So, ang mangyayari, naghihintay kami dito. Gano'n. So, hindi na mapintay yung mga kasama ko. Ayan. So, mga busy sila. Ayan. So, talagang masel. So, saka ko na-explain kung bakit nag-iba yung kulay ng aking hair, mga kaswisi. Kasi nasa rules kasi nila yan. So, ito yung luggage ko. Ayan. So mga kaswisi, gabi na ngayon. So makita niyo yung ano sa labas. So the time check is 6:20. 6:20 na mga kaswisi. So waiting pa rin kami until 7 para magka-check in baggage na kami. So sa ngayon, nakakain na kami. Noodles lang kinain ko kasi gawa ng, alam mo yun, gawa ng, yun lang ang dala-dala namin. The same time yung biskuit, yung kinuha ko sa bahay. So may kape ako dyan, so mamaya-maya na lang natin timplahan yun para di ako antukin. So ano, inikot namin, kasi nag-CR ako, mas kumain kami. Okay. Ayan. So, yun yung papasukan namin mamaya para mag-check in baggage kami sa AirAsia. Tapos, diretso na kami sa ano, kung anong yung aeroplano, yung ano niya, kung saan kami, yung flight number. So, waiting kami mga kaswisi.
So, sa ngayon, ito yung mga gamit ng mga kasama ko. Ayan. So, nandun sila kasi, nandun kasi sila kasi nag-charge sila. Eh ako, nag-charge din ako. Kaya yun. Ayan. So, I hope na ano, na maging maayos yung flight namin. The same time, makaya namin yung flight na yun at makarating kami sa destination namin. Kung saan kami papunta. Tapos, needed na labanan yung mga ano namin, mga nararamdaman namin kasi mixed emotions kami, lahat kami halos. May gusto mag-back out, may gustong tumuloy, may gustong, ang daming ano. So, mixed emotion yun mga ka-Swissy. So, sa ngayon, waiting pa rin kami. Ayan. Ito yung mga kaganapan na ngayon. Ayan. 2 hours later. Ayan. So, mga ka-Swissy, nagpalit na ako ng outfit. So, ito yung mga kasama ko. Uy, kaway-kaway naman kayo dyan. Ano ba yan? Video? Oh, video yan. Video yan. Hi. Oh, baka may babatiin kayo. Batiin nyo na. Hello po, yung mga nasa Pinas. Nasa Pinas pa tayo. Hello. Ayan. Goodbye, Philippines muna. Do you see the relatives of Black Mamba? Wow. It's yeah. Over there, yes. Ayan. Ayan. So, waiting pa rin kami. So, mag-alas 8 na mga ka-Swissy. Ayan. So, ilang minutes na lang ay kami ay pupunta sa, ano, sa boarding pass. Kaya yun. So, waiting kami. Hanlamig. Hanlamig sobra. Kaya nagpalit ako, nag-change outfit ako. Ayan. Hello. 2 hours later. So mga ka-Swissy, yun, nandito tayo sa ano, immigration departure card for Filipino domestic citizen only. So meron tayong ano, pinilapan for Bureau of Immigration. Ayan. So nagdiretso na kami kasi nakapag-baggage na kami. So nandun yung ano, nandun yung mga bagahe namin. So ito yung mga kasama ko, mga nag-ikot-ikot. Ayan. So yun na sila, nag-fill up na sila. Ayan. Oh, hello, hello, Jay dyan. Ayan. So, ano, naka-check-in baggage na kami. So, diretso na kami dun for waiting ng flight namin, which is 1 o'clock pa. So, sa ngayon, ang oras natin ay, ano, mag-8:45. So, ilang hours pa before kami ma-flight. Ganun. So, naghalong emotion pa rin. Kinakabahan, na-excite. At the same time, pananabik syempre. Ayan. Ayan. So, gora na kami. Ayan. Nadala ko na siya. A few moments later. Ayan. So, nandito na kami. Sa OFW. Experience natin yung ano slide. Ayan. Ayan. So tinamad na kami maglakad. So gumamit kami ng ano. Ayan. Ingay nila, no? Siguro sasabihin nila, yung tayo niyo, so nakikita niyo na yung labas. Kita na natin yung labas. Ayan. So super lawak na ano, ng airport. Mga ka-Swissy. So nandun na sila. Iniwan na nila ako. Okay na kasi
nito yung feeling na ano yung parang na-inosente ka bigla. Kasi ako, nakasanayan ko kasi mag-flight ng ano, domestic. Pero this is my first time na ano, mag-flight ako ng international. So, ito na yung mga kaganapan ngayon. So, before kami makarating dito, so dumaan kami ng OWA. Ay, hindi. Immigration. So, pinakita namin yung mga OEC namin with passport. Ayan. So, ito na kami ngayon. Ngayon, so, dulo kami. Ayan. Hindi ka makikita mga bilihin yun. So, lehelera sila. And may international brand. Meron din pambata. So, yun yung pambata. May mga ano, delicacies from at sa iba't ibang ano, lugar natin dito sa Pinas. Tapos may naging resorts world. Pagkita muna. So, yun yung resorts world. So, ito yung pambatang laruan. So, sa pinakadulo kami, mga kaswisi kasi eh. So, yun yung nakalagay sa aming plane ticket. So, sa plane ticket namin, wala nga lang siyang kahit na lang pa-breakfast. Kasi kinuha niya, kinuha kasi nila is promo. So, more on ano lang pa-travel. Tapos, sa amin na yung food. Ganun. So, hindi natin alam kung ano nangyayari yung pagdating sa ano. Sa lugar na pupunta. Ayan. So, nakikita kong susunong lawak na ano. Hindi napaskita na. Ayan. Nakasanayan ko kasi kapag ka Terminal 3, for domestic lang. Domestic lang kami. So, hindi ganito ka ano. Kalaki or ganito ka kalawak yung lalakarin. Sa domestic kasi mabilis lang. Pwedeng sa taas ka, pwede rin sa baba. So, depende yun. So, ano, while waiting kami. Ayan. Five hours later. Pupuntahan kong bansa ay aabutin ng
4 hours, depende yun. Kaya, enjoy ako ngayon talagang paiglit kasi ako. Gahalo na lahat. Pagod po yan. Donated na. Solo pa. Tayo na lang sa biyahe ko kasi nakapag-apag. Oh, so. So, rawali kami. Destination, which is doon sa lugar na pupuntahan natin. Okay. 5 hours later. So mga ka-Swissy, naghihintay kami
makikita mo yung mga kasama ko. Ayan. Mga natulog. Tapos ito pa. So may nakilala kami mga bago din. So other agency sila. Pero still, naghihintay pa rin. So sabay-sabay na kami. So nandito kami sa ano, sa foreign workers waiting area kung saan ang lahat ng magtatrabaho needed na maghintay kasi may susundo sa amin. So di ko sure kung sino yung susundo sa amin, kung ano yung susundo sa hindi ko alam kung sino susundo sa amin. So ito yung makikita nyo. Nakaiga ako kasi napagod ako sa biyahe. Ayan. Sorry naman sa covered face. So makikita nyo yung ano, nagpicture ako dyan. Ito yung mapa ng ano, Asia. Mapa siya ng Asia, mga kaswisi. So ayan yung mga tao. So ano kami, lahat kami ay foreign workers. So needed namin maghintay at may susundo sa amin. Actually ano eh, galing kami sa foreign ano passport, so inignore nila kami kasi katwira nila may magsusundo daw sa amin. So sa ngayon, kailangan namin maghintay. Kaya ito, matutulog muna kami. Ayan. So masasabi ko sa airport na to is napakalaki. Mahaba siya sa kapaikot. Maraming dadaanan. Tapos ang immigration nila malaki. Tapos yung baggage nila ang daming dadaanan. Tapos yung CR nila kakaiba. Kasi kung sa atin, sa Pinas, ang CR natin may bowl talaga, so uupo ka. Dito kasi hindi, iba. So, imbis na bowl yung gagamitin, iba yung sa kanila eh. Although bowl yung itsura niya, pero sahig siya. So uupo ka na para kang ano talaga, para kang nasa probinsya. Ganun yung CR nila dito. So nakakapanibago syempre. So dahil sa ganun nga yung ano nila. Tradisyon nila or ano man lang meron sa kanila yun. Ganun yung CR nila, pero yung overall naman is malinis naman. Maganda yung CR nila. Yun. Saka malaki talaga yung airport nila rito. Ang laki sobra. Yung runway nila mahaba masyado. Hindi katulad sa atin diyan sa Pinas isang runway lang asundo na lahat ng ano. Dito iba eh. Iba talaga. Tapos makikita mo yung mga bahasa malayo na mga words nila. Pero meron din naman English translation. Halimbawa, kung saan yung baggage, ganun yung pangalan, ano yung ano niya. Nakakalito. Kasi kung sa Pinas kasi, ano, pagbaba mo ng pagbaba mo galing eroplano, makiklaim mo na kagad yung luggage mo before ka pumunta ng immigration. Dito kasi hindi. Bali, bago mo maklaim yung luggage mo, dadaan ka muna na immigration. Sa mga foreign yun, halimbawa, magtuturist ka lang naman, ganun ang procedure. Pero kung ano, katulad namin, natin, na magtatrabaho dito, so needed na, ano, maghintay talaga sa, ano, sa agency na susundo sa'yo dito. Ayan. So, lahat kami. Ito si ate. Kaway-kaway ka, te. Baka gusto mo manawagan, te. Ayan. Kasi, kami. Ito kasi si ate, ex-abroad. Ayan si ate. So, na-meet lang din namin siya dito sa, ano, sa waiting area na to. Actually, kami, pabalik-balik kami rito, eh. Pumunta kami sa harap, tapos punta kami sa gilid, hanggang sa, ang ending dito rin pala bagsak namin. Bawat mga, ano dito, guardia na pinagtanungan namin, hindi kami masyadong pinansin eh. More on, ano lang daw, waiting lang daw. So, yun, kailangan namin maghintay talaga. Kaya sa ngayon,
waiting pa rin kami. So matutulog muna ako. Ayan. Bawi-bawi din. Thousand years later. Yeah, so waiting na kami para pag-uwiin kasi so dumating na yung view sa amin pero ano waiting pa rin kami kasi meron siyang bine-verify sa ano sa immigration ng lugar na to. Kaya yun. So waiting pa rin kami. So ito pa. Stay mo sa kasama. Ayan. Kasi hindi kami pwede pakalat-kalat sa labas. Talagang exclusive lang yung lugar na to para hiwalay kasi ang babae sa lalaki. So bawat at ano mo, punta mo, diretso ka kagad dito. Hindi ka pwedeng ano, gumala-gala kahit saan kasi may mga polis na umiikot. Ganun. So, waiting pa rin kami. So, ito yung sumundo sa amin, itong tao na to. Yeah, galing niya sa agency. So, siya nag-process ng aming mga requirements, papers namin para mailabas na kami dito sa immigration. Habang yung iba kong mga nakasabayan na Pinay din na waiting rin sila sa agency na susundo sa kanila. So same procedure lang din. Ganun. May mga Indonesian din, mga lalaki, natangkad nila ganun. So may mga ano sila, dito rin sila naghihintay kasi may work din sila rito. Kahit kami din. Konting tiis pa, tiis-tiis talaga. Ganun talaga. Ako, kahit pa paano, ako nakapagpahinga na, nakatulog, kahit konti. Naghalo yung gutom, pagod, yung puyat. Titiis kami para lang matapos na ito. Makakarating na rin kami sa agency, and then sabi, mag-take down na medical. Pero tignan natin kung ganun nga yung nangyayari. Kaya yun. So, waiting pa rin kami. Marami kami ng parami dito, puro mga girls. At yung mga boys naman ay nasa kabilang, ano, pero mga Indonesian yun eh. It's more on Indonesians. Mga lalaki. Yeah. 1 hour later. Ayan. So mga kasuisi, kinukuha na namin lahat. Sa wakas, makaka sa aming ano destination ayan subscribe ayan so nasa ano na kami nasa third floor pataas ayan so makikita niyo yung lugar ayan marami kang makikita yung pagkain dito hindi na nawala sa ano pero hindi naman yung pagkae katulad ng milk tea. Meron din milk tea dito na meron din sa Pinas. Chatay. Yung Starbucks din. Meron din actually pasyalan siya. Bukod sa airport na siya, pasyalan pa siya. Ganun. Sumakay na kami ng ano, ng elevator tapos. Pero bago yun, kinuha na namin yung mga luggage namin na nakatambak lang sa gilid. So, inalap na lang namin yung ano, yung mga luggage namin. Kasi ang dami. Kaya yun. So, ito. Makikita nyo yung Malaysia. Ang
maganda siya the same time, ano. Shot ka lang tayo. Bukod doon, maganda yung lugar. Yung ambience niya maganda din. So, maraming foreigners bukod sa amin. Malinis, maayos. Saka ano, parang masasabi mo exclusive yung lugar. So, may nakikita kayo mga foreigners. Ngayon, mga naglalakad na yan. Talagang amazing, amazing yung lugar. Siguro sasabi ko lang ito kasi first time ko kasi makabiyahe ng ibang lugar. Compare nga naman sa ano natin, sa airport natin sa Pinas. Maganda rin naman doon. Maganda rin ito. Lahat naman maganda. Malaki lang talaga siya. Ang laki yung sobra. So waiting kami sa ano? Sundo. Waiting kami. So ayun na siya. Wala ko sa reaction. Ayan, siya ito yung kasama ko. Ex abroad yan. Hi! May baka may pabati ka te. Hello! Ayan, yun lang. So waiting kami mga kaswisi kasi umuulan. Makikita yung malasang ulan. Malasang ulan. So waiting kami sa service na darating. Ewan ko anong klaseng service yun. Kaya yun. Waiting kami.